What's up mga soy? So ngayon pupunta tayo sa Bristol, San Fernando, Pampanga para i-test ride itong Venturi 500. Tama po, itong Venturi 500 na adventure bike. So mamaya ko na lang po itutuloy ang aking recording pag nandun na po tayo. So mamaya na lang po! Hi, good afternoon. Welcome sa Soy T Motovlog. At nagpapasalamat kami sa kanya dahil na ang unlock niya sa amin para ma-vlog itong unit ng Venturi at malaman muli ng mga consumers, mga subscriber niya na napaka-affordable ang Venturi Benata. Kung kayo po ay kukuha ng installments sa Bristol using our Bangkok Makati and AUP, sa Bangkok Makati po ay minimum of 20% down payment mula sa kanilang SRP. And then all-in po tayo sa down payment is nasa 109,000 po ang kanilang pinapa-all-in. Meron tayong maximum of 3 years and minimum of 1 year. Kaya kung gusto niyo pong malaman fully detailed ang aming pong installment basis, you can visit us here at Dolores Highway, MacArthur at City of San Fernando. Thank you po. Nice. Ito po pala ang Bristol Venturi 500 na adventure bike ng Bristol. So mapapansin natin dito, yung una ko na magkikita sa kanya itong spoke mags na napakaganda, tubeless po yan. Ayan o, angas, parang yung sa mga BMW na GS, halos awake. Tapos makikita natin itong kanyang brake is Nissin at ABS po yan, dual disc brake po sa harapan. At makikita natin to, itong kanyang radiator is meron po siyang radiator guard na. Diba? Ang ganda. At ang kanyang suspension sa harap ay KYB. Ayan po. Yan po yung kanyang kakapal yung suspension niya sa harap at fully adjustable. At ang kanyang ilaw po sa harapan is LED na rin po. Ayan po, magkita natin. LED po yan. Pag adventure bike, halos talaga meron ganito. Yung parang pinakatuka niya. At ito po yung kanyang crash guard. May kasama na po siyang libreng crash guard na okay na okay. Ang kanyang gulong is 110 by 80 by 19 na tubeless na rin po. Na kagandaan. Tubeless kasi tingnan na makikita natin yung mga rayos niya is nakalabas. Kaya po tubeless yan. At 2-cylinder po ang ating motor. Ang kanyang rear tire is 150 by 70 by 17. Yan po ang tatak ng kanyang gulong is Metzeler na branded po, di ba? Na talagang sa motor na to halos wala ka nang hahanapin pa. At magkita natin ang footpeg niya. Kagandahan, may rubber siya sa iyong angkasan. At dito po sa rider naman ay pwede pong adjust ang inyong cambio. Ayan po. At kung gusto niyo pong mag-hard trail kayo, istatanggalin niyo lang po to. Ayan. Pwedeng-pwede po ang hard trail dito sa motor na to na pwedeng tanggalin to at ibalik kung gusto mo. At ang kaganda ng feature nito, pag in-start mo at naka-side stand ay hindi siya aandar. So magandang feature din po siya. Kanyang fuel tank capacity is 21 liter at ang kanyang fuel consumption na sinabi ko kanina is 25 ang kanya, di ba? So sulit na tong motor na to at makikita naman natin na meron na siyang lever guard dito na hindi mo na kailangan bumili na malaking bagay ito guys. At tong crash guard na as in sasakyan mo na lang ang motor na to. So ang price po pala ng motor na to is 368. So kung gusto mo may box, dadagdag ka lang ng 35K, meron ka ng tatlong box dito. So, sulit na sulit, di ba? May, kung mag-ano ka bundle, pwede ka doon sa may tatlong box talaga, guys. Na, okay na okay. At ang kanyang gear is 1 down, 5 up. Ayan po, makikita natin. 1 down, 5 up. At makikita naman natin sa kanya dito sa kanya right, itong engine keel.
At ito po yung on and off ng ilaw niya. At meron po siyang starter dito. At dito ang kanyang brake lever sa harapan. At dito naman sa left is dito po ang hazard. Dito po yung high beam, low beam, left signal, tapos right. At dito po ang busina. At dito po yung clutch po ng ating motor. Na multiple wet clutch po siya, kahit cable po siya is malambot siya, na natest ko kanina. Okay na okay. At kagandahan pa nito, kung ikaw ay mahilig mag-yosi, ito, meron siya dito, saksakan dito ng lighter, lighter ano. Tapos meron din siyang USB dito, USB port, 'di ba? Na pwede mo lagyan dito ng cellphone holder, at kung ikaw ay magta-travel, pasok na pasok. Tapos ito po ang kanyang suspension na fully adjustable po, na pwede pong i-adjust ang kanyang suspension. At ito po ang kanyang windshield na pwede rin pong i-adjust yan. Ito po nakasagad na siguro to, pwede pong ibaba yun. Pero para saan okay to. At makikita natin ang kanyang pagka naked dito. At ang upuan niya po ay maganda yung quality ng foam. Ayan, kita natin na medyo madami pang foam kung gusto man tabasin. Yan o, makapal pa. At ito po, meron siya ditong sa likuran na pag may angkas ka, na ito ilagay ng boxer, ready na siya. Ayan o, nabugan, nakalibre na to, kasama na yan sa kanya package. At meron na rin po siyang kasamang skid plate, na importanteng importante ito pag kayo nagtitrail, na protection sa kanyang makina sa ilalim, di ba? At 2-cylinder po siya. Ayan po, magkikita natin ang kanyang dalawang butso. Ito po palang butso niya, ang bigat is 6 kilograms daw, sabi ni Sir Derson. So mabigat-bigat din, pero nung dinrive ko kanina, hindi naman siya ganun naramdaman mo talaga, hindi naman siya issue sa bigat niya. So ito po ang Venturi 500 ng Bristol. So ngayon, i-test ride naman natin. Let's go. Ito na po, nakasakay na ako. So pag i-start natin ang motor, ay makikita natin sa kanyang funnel gauge ay ito. Ayan guys ang makikita natin. Tapos meron sports mode kung gusto mo sports. Tapos meron kang safe, safe muna tayo. Tapos may fuel gauge, gear, saka time. Ito RPM yan dito. Tapos dito may mga signal dito, mga warning, temperature, ABS, turn left, yun, turn right, ayun. Let's go. Lakas. Galit na galit ang motor. Oh, lakas ng RPM niya guys. Woo! Dumadaan ba ang motor guys? So ang position po natin sa motor is nakataas po, na sobrang haba po ng kanyang hawakan. Yes. At mapapansin nyo na lakas po ng kanyang RPM. Oh, oh. Talaga naman, umaangat to guys. Pero masarap siyang i-drive, dahil very relaxing ang pag-drive ng motor nito, dahil mataas ka nga guys. Ang position mo ay very mataas. Talagang okay guys, maganda siya. Mataas ang iyong position, pero ako hindi pa ako sanay sa ganitong position. So medyo naninibago tayo. Lakas ng RPM niya guys. Dumadaan ba to? Ah, ang motor na to talaga, kung gusto mong damba-damba, pasok ang motor na to, dahil sa ma-RPM siya guys. Ang lakas ng RPM niya. Ang seat height pala nito guys is 820 mm. So, ang laki. Tapos ang kanyang cambio is 6 gear, is 1 down, 5 up. Sungkit-sungkit. Ang ganda niyang gamitin guys, dahil yung position mo nga, mataas, tapos very comfort driving siya, tapos hindi siya ganun kabigat guys. Na ang kilo niya is nasa 176 kilogram yata, diba? So 500cc with a powerful, pero hindi siya ganun kabigat. So advantage niyan guys sa traffic, hindi ka nangangawit. So sa motor na to, bali may 5 category tayo. Unang-una ay ang kanyang looks. At ang pangalawa naman ay ang kanyang acceleration. At ang pangatlo naman ay ang kanyang comfort driving. At ang pangapat ay ang kanyang price. Ang tag ito, recommendation ba o recommended ang motor na to para sa'yo? First category natin ay sa looks. Ang masasabi ko sa kanyang looks is good siya guys, na adventure bike na parang kamukha niya ang GS BMW, di ba?
na hindi siya nalalayo doon, even though na 500 series lang siya, na makikita naman natin yung mga cuts ng mga decals at ang kanyang mga motor ay napakaganda guys, na talagang swak na swak sa paningin nyo na ito ay for adventure bike talaga. Punta naman tayo sa acceleration guys, malakas ang motor na to na 500cc, 500 na talagang dumadaan pa guys, na kung gusto mong umovertake ay pagbibigyan ka niya dahil sa napakalakas ng kanyang RPM guys. So, kita nyo naman yan na talaga naman na pwedeng pwede siya talaga, lalo na kung ikaw ay heavy trail or adventure bike, makikita mo to na okay na okay guys. Doon naman tayo sa comfort driving. Guys, very comfort siya. Kanina ko pa sinasabi na nakakaano kasi mahaba yung kanyang kamay. Talaga naman, yan o, makikita natin na very relaxed. At ang position natin paa ay hindi siya nakabend. Straight lang siya. So kung gusto mo tumayo, makakatayo ka, diba? O, diba guys? Kung nakamit ka for adventure talaga guys, na maasahan natin sa adventure talaga. Dahil may mga features na siyang kasama dito. Kung ikaw ang nag-Yossi, meron siyang para sa Yossi dito, para sa kotse, and dito sa kabila. At meron din siyang USB port pag ikaw ay nalubat na kailangan mo talaga pag ikaw ay nag-travel. So susubukan ko naman siya sa traffic guys, na nandito ako, may ginagawang daan dito sa papunta Mexico. So medyo rough road to. Subukan natin yung kanyang suspension na KYB. Tignan natin siya sa traffic guys. Okay rin yung sa traffic yung position mo, hindi ka talaga tiptoe. Nasa 510 ako, na yung pa ako is okay. Tingnan natin dito. Mukha lubog dito. Boo. Lubog. Ito naman ang gusto niya. Off-road. Gaming. Diba? Sa traffic, mane, tawag dito. Hindi siya ganun kapagod dahil mababa lang yung ano niya. Dahil hindi siya mabigat yung motor. Diba? Kita natin na hindi mabigat yung motor. Ito, off-road gaming. Mas sabi ko, okay. Okay naman, no? Diba, no? Maganda yung suspension niya sa harapan at sa likod kasi KYB siya guys, na fully adjustable. So pwedeng pwede sa'yo kung ikaw ay adventure, pwedeng pwede sa'yo ang motor na to. Yun, very goods. Talagang testing natin dito sa mga rough road ang kanyang suspension. Mas maganda pa is ang ganda ng suspension niya guys. Oh, talagang ano dito, bakong bako. At ang daan ay maputik. Subukan natin sa maputik. Oh, kaya niya. So manageable siya sa traffic guys at sa off-road na maasahan. Ang ganda ng kanyang acceleration guys, goods na goods, na talagang sa trail, lana kung ikaw ay nag-adventure, tatawid sa ilog, I mean, palagi ko okay na okay ito dahil sa kanyang very responsive ang kanyang gas na sumasabay talaga sa pihit mo guys, talagang totoo, oh, talaga, oh, oh, damba, damba. At hindi siya mahirap i-maneuver guys pag ita-drive kasi ang gaan nga lang niya na hindi ka may stress din. So kung gusto nyo palang i-test ride ang motor na to, ay punta lang kayo dito sa may Bristol, Pampanga, harapan niyang Goodyear. At pwede nyo na pong ma-test ride to basta po may dala po kayong lisensya at helmet. At may pipirmahan lang po kayong waiver. At yun na po, pwede nyo na pong ma-drive ang motor na to. So kakarga nyo na lang pong gas. So kayo na pong bahala kung saan kayo pupunta. Yo, let's go! Kaya ang baha guys, tinatawanan lang yun kahit nabasa ako, nabasa. So first time ko po palang mag drive ng adventure bike, so first time ko man yung response naman ng kahit baguhan ka sa adventure ng motor ng Venturi is hindi ka masyado mag-adjust basta may ikaw marunong sa clutch at pakiramdaman mo lang naman yung kanyang RPM, di ba guys? Wala, pero okay na okay guys, na madali siyang i-handle kahit sa mga baguhan lamang. I-test naman natin ang kanyang braking system. So, mauuna muna po tayo sa likod na Nissan po ang kanilang preno, ang kanilang caliper. So,
ABS po to, dual ABS ang sarapan at ABS rin po ang sa likuran. So, net testing the sa likod muna. Let's go guys. Perfect. Yun, gumana ang ABS niya guys. Na nag-skid ako ay kumandar ang ABS niya. Na good. Sa front naman tayo guys. Che-check ko kung wala sa likuran ko at ako kupren. Wala at problema sa likod. Harapan. Oh, hindi gumana ang ABS. Pero ganda ang kanyang braking power. So, from both, full stop tayo, guys, subukan natin. 7. So, let's go, full stop! Uy, maganda. Maganda ang kanyang braking system, guys. Palaging nag-a-activate ang sa likuran, guys. Ang kagandahan pa ng motor na to ay ang kanyang fuel tank capacity is 21 liter guys. Tama po, 21 liter na may fuel consumption na average na 27 po. So, pwedeng pwede na po to, lalo na sa mga mahilig sa mag-adventure. Dahil wala na, eh, mas wala ka naman makikita ng gasolinahan palagi. So, malaking bagay ito guys para sa inyo. Ang hindi ko lang nagustuhan guys sa kanya ay ito ang kanyang lever na medyo para sa akin na hindi masyadong mag-grip, na hindi ganun kagandahan talaga ang grip ng kanyang lever guys. At ang mga button dito ay hindi ganun kaganda, na very common na plastic. Ayan, na siguro kung tataasan nila to is mas magmamahal ang motor. Pagliliko niyo siya guys, hindi siya masyadong mabigat dahil magaan nga lang ang motor na to. Na okay para sa akin na hindi siya ganun kahirap iliko-liko. Comfort driving guys is okay na okay ang motor na to. Pasok na pasok sa banga. Goods na goods. Hindi siya ganun kapagod talaga i-drive guys. Siguro mga 30 minutes na akong drive at wala pa akong nararamdaman na sakit na katawan. Kagandahan ng motor na to. Ang kanyang panel gauge ay mix ng analog with digital, pero very basic lang po, na hindi siya ganun ka mamahalin tignan talaga ang kanyang panel gauge para sa akin guys, na basic color lang po ang meron dito na natural. At ang kanyang RPM, yan makita natin. Tapos ang kanyang mga button is may select mode, yun lang po. Pero sana dinagdagan lang nila ng ibang button para doon sa ABS kung gusto mong i-on and off. Meron naman siya, kaya lang hahanapin mo pa daw. So yun lang ang mga cons niya para sa akin. Siyempre sa presyo niyang 368, hindi ka na lugi guys. At ang Venturi 500 ay meron din pong isang bundle. Yung tinatawag na bundle na may plus 35,000 lamang para meron ka ng tatlong box na meron ka sa likod, meron ka sa side. So, ikaw na lang po ang magde-decide kung gusto mong meron box sa iyong motor. So, ang price niya po is 368 po ang kanyang SRP, na hindi po sila in-house financing kundi bank financing po sila guys. Napansin ko rin sa kanyang clutch guys na kahit cable lang ang clutch niya is napakalambot ng kanyang i-drive guys. Na very responsive ang mga pagsundot, yun lang sa mga ating pagkambyo. So first time ko ulit guys mag-drive ng adventure bike at ito ang kauna-unahang akong din-drive na 500cc na adventure bike, na alam ko kasi na ito ay ginamit na ni Sir J. Mac Katoto sa kanyang endurance. Ayan po, rough road dyan, kayang-kaya niya po, wala man akong nararamdaman sa kanyang suspension. Ito po ay ginamit na ulit ni Sir J. Mac sa endurance challenge at pati ang mga vlogger ay bumili na rin po nito. Nandiyan po si Sir Red Sweet Potato, at nandiyan po si Papa Jack, at nandiyan po si Sir Jawo, na di ba? Ang ganda ng motor na to, na very stable talaga guys, gamitin. Na pwede siya nga sa
city driving at pwede rin siya sa off-road gaming, guys, dahil ang motor na to is designed for adventure nga, di ba? So sa motor na to, kung ikaw ay mahilig sa lakwat siya at palibot-libot at maghanap ng mga bagay na hindi mo makita sa city, ay pwede sa iyo ang motor na to. Sa wind naman, ng impact ng wind pag nagda-drive ka, yung pressure ng wind ay hindi masyadong masakit sa katawan dahil meron siyang wind chill. Na okay na okay, guys, kung gusto mong pantasan pwede hanggang dito, pero nasa sa inyo na yung guys. Pero para sa akin ito, okay na ako dito, na kasi kita mo naman at hindi siya ganun kasakit. Very responsive talaga ang kanyang RPM, guys, na napansin ko na binibigay niya talaga agad. So, ano nga ba ang mga nagustuhan po sa motor na to? Unang-una po is very adventure po ang motor na to. Kung ikaw ay kinukusinder mo ang iyong sarili na mahilig ka sa adventure at tight ang iyong budget, ay pwede ka na dito sa Venturi. Dahil sa presyo niyang 368, guys, ay pasok ka na, na meron ka na 500cc na motor na halos wala ka nang gagalawin dahil meron na siyang crash guard, meron na po siyang lever guard, di ba? Full LED pa po ang buong ilaw ng motor na to. So talagang sasakyan mo na lang, guys. At isa pa, ang kanyang radiator ay naka-radiator guard na rin po. Talagang sasakyan ka na lang. At ang kanyang spoke, ang kanyang max ay spoke po na tubeless na gwapong-gwapong tignan talaga. Parang kamukha ng mga nasa GS na series. Di ba, guys? San ka pa? Hindi ko na po kukunin ang top speed ng motor na to. At ako yung magbe-base na lang sa sinabi ni Sir Derson na 171 daw ang kanyang top speed. So doon na lang po tayo magbe-base. Okay na po tayo doon, guys. Di naman tayo top speeder talaga. So gusto mo sa top speed, eh doon ka sa racetrack. So wala naman tayo sa racetrack. So kaya okay na tayo dito, guys. Magbe-base na muna tayo doon. So guys, dito ko na lang pala tatapusin ang aking vlog dito sa Venturi Bristol 500 na maraming salamat kay Sir Darson na pinatest ride sa akin ang motor na ito. Maraming salamat po sa mga sumuporta at naniniwala sa aking channel. Ingat po kayo. Aras.